Hello guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay October 10, Thursday. Ayan, so mag-share lang ako sa inyo guys ng aking school supplies na napamili. So magpa-pricing tayo guys at kung ano-ano ba yung mga school supplies natin. Ano. So share ko lang sa inyo guys. Ano. Hindi ko pa rin naayos yung aking mga pinamili nung linggo. Grabe, Thursday na ngayon. Ayan oh, galat pa. So mamaya guys, after nito, magpa-pricing ako, mag-hold tayo ng aking mga napamili. So every time na may bibili, ang hirap-hirap kasi iisa-isayin mo yung karton. Kaya talagang kailangan na talagang taraba sobrang tagal, no? So may time talaga guys na ang tindera minsan tinatamad din mag-arrange. Kaya yon. Kaya pero kailangan talaga. So ayan. So isa-isayin natin guys, ano? So start tayo guys sa long brown envelope. Yung long brown envelope guys, ang cost nito ay nasa 4 pesos. Binibenta ko siya ng 7. Ayan. So, may 3 pesos tayo. 5 lang naman to guys. Dagdag lang. So, may stocks pa naman tayo. Tapos, next natin guys ay glue stick. So, meron tayong glue stick. Ang glue stick talaga guys, mabenta talaga sa akin to. Kasi mga project. Ayan. So, 4 na tag na 9 ang laman. Ayan o. Oh. Ang isa nito guys ay 29 pesos. So, ang cost niya guys nasa 3.2. So, benta ko siya guys ng 6 pesos. So, meron tayong 2.8 na kita dito sa kada isa. Tama, 2.8. So kung ito total natin guys, 6 times 54, di ba? 6 times 10 is 54. 54 minus 29. So, meron tayong 25 pesos sa kada isang ganito. Isang pack. Yan. So, next natin ay glue. So, glue natin guys, nasa ano to, 5 piraso. Yan o. Yan, 5 piraso, yan. So, ang kada isang ganito guys, na dalawahan, 15 lang to guys, pero binibenta ko siya ng 12 ang isa. So, 24 pesos, di ba? So, kung 24 pesos less 15, meron tayong 9 pesos, tama ba? 24 less 15, o meron tayong 9 pesos sa kada isang ganito. Yan, so, mabenta din naman yan guys. Hindi lang talaga as in mabilis talaga, pero hinahanap talaga, mga estudyante talaga, ito yung mga hinahanap na mga school supplies. Yan. So, next natin guys, ay yung Armac Standard Stationery, ito, scotch tape. Yan, makapal to guys, ayan, oh, makapal siya. Ang isa nito guys, ay nasa 6.95, so almost 7 na, so binibenta ko siya ng 10 pesos, pin tuloy. Binibenta ko siya ng 10 pesos, so meron tayong 3, so, diba? Tapos, next, Oslo paper. Oslo paper, meron akong dalawang binili. Ayan, so nasaan to siya? 20 sheets. So dati binibenta ko siya ng 3 pesos guys. Ngayon, medyo mababa siya. 25 pesos ang cost nito. So ang binibenta ko siya ng 2 pesos guys. Kung 20 ang isang ganito, so 20 pieces, so kung 2 pesos, 40. So less 25, meron tayong 15 kada isang pack. Ayan. So next, ito, grade 2 na papel. Yan. Grade 2 na papel, bumili lang 3 kasi wala na ako stocks dyan sa baba. 3 lang muna. So, yan. So, ang isang ganito guys ay 14.95. So, almost 15, diba? So, ang benta ko guys ay 20 pesos. So, next natin, colored paper. Yan. Yung colored paper guys, nasa ano to guys? 250 pieces. Yan o. Oh. 250 pieces. Iba-iba yung kulay niya, you know. Sorted na siya. Pero, ano, pero siyang pink, mayroong green, orange, violet, black. Yan. Ano ba ito? Isa brown? Yan. May blue, yellow, yan. So, diba? Kasi madaming mga estudyante naghahanap ng iba't ibang kulay na colored paper. So, ang isang pack nito, guys, ay nasa 169 pesos. So, binibenta ko siya ng, ano, guys, dos. So, hindi ko siya bibenta piso, pero dos. Yan. So, yun guys. Balik tayo. May bumili na. So, ayan. So, yung ganito ko guys, benta ko 2 pesos. So, sa 250, so meron tayong 500. So, less 169, meron tayong kinitang 331. Kasi, ang mga ganito naman guys, mga school supplies, hindi naman ganun kabilis talaga. Maubos. Ayan. So, at least, diba, kumita tayo. Tapos, next natin, ano ba to? Short band paper. So, ito yung piso ko, guys. Short band paper. Kasi, medyo mabilis na lang naman sa akin to kasi meron nga akong printer. So, 500 pieces to. Ang cost nito, guys, ay nasa 215. So, kita natin dito ay
285, 'di ba? Plus yung mga ginagamit ko pa din sa aking printing. Ayan. So next natin guys ay ito, intermediate pad. Easy writing guys. Ayun oh, maganda siya. Easy writing. Ang cost nito guys ay nasa 29.50. Binibenta ko siya ng 35. Ayan, meron tayong 5.5 pesos na kinita. 5 pesos and 50 centavos. Ayan. Tapos next guys, ano ba to? Correction tape. Ayan, correction tape ay nasa 89. Ang cost niya guys ay nasa 6 pieces to guys na bili na yung isa, no? Ang cost nito ay nasa 15. So, almost 15 pesos. Ang benta ko, 20 pesos. Kasi malalaki siya, guys. So, yun. Malaki. Malaki to. Yan. So, next natin ay yung double-sided tape. So, double-sided tape, guys. Ang isa nito ay nasa 29. Binibenta ko siya ng 35. So, meron tayong 6 pesos kada isa. So, 6 na peraso to. Yan. So, next, meron tayong ito, masking tape. Tatlo lang naman to, guys. Kasi may stocks pa ako. Ang cost niya ay nasa 9. Benta ko siya ng 15. So, meron din tayong 6 pesos. Yan. Next guys, itong Manila paper, MAC paper. Yan. Ang cost nito guys ay nasa 9.80. Yan. So, binibenta ko siya ng 15 pesos kada isa. Yan. Tapos ito guys na short na MAC paper din na folder. Ang isa nito guys ay nasa 6.70. Binibenta ko siya ng 10 pesos. Yan. So, ilang perasa ba to? 5 kada pack. 5 kada pack. Yan. So, meron pa. Bawala na. Ayan. So, yun lang guys. Yung ating mga napabiling school supplies. Ayan. So, maganda talaga guys. Pag yung ating tindahan ay meron din school supplies. Kasi, syempre madami mga estudyante, diba? So, dagdag talaga kita yun. Ayan. At least, kahit di naman ganun kabilis maubos. Pero, pag may mga estudyante na naghanap, diba? Meron tayo. Ayan. So, meron din akong nabili ng ano guys. So, doon, kasama din to doon. Ayan. Ang ganda oh. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng kulay, oh. Sa Christmas tree. Lalagay ko sa Christmas tree. Ayan. So, yun pa ba? Ano pa ba? So, yun lamang, guys, ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye. So, yung ano ko, guys, in-next ko na yung aking mga napamili, yung grocery natin. Ay, tingnan nyo naman. Bawas na yung mga yan. Yan. So, kalat-kalat. So, yun lamang, guys. Bye-bye.